Fortune is his, who remembers Allah abundantly. Worldly distractions cannot mildly sway his thoughts of Allah and judgment day. From darkness to light, bago po ako kasi naging pastor, isa rin po akong manginginom. Maraming bisyo, lahat ng mga kamunduhang ng isang tao, lalo na lalaki, ay nagawa ko. Hanggang isang araw na yung mayroong isang minister o isang pastor na kumbaga nagkaroon siya ng lakas ng loob para lapitan ako. Basahan ng Biblia, sabihin niya sa akin kung gaano kabuti ang Diyos na ang isang tao ay dapat sumasamba, may sinasambang Diyos. So sa patuloy niyang pagsasabi sa akin ng ganun, nahikayat ako na pumunta pasyalan yung kanilang simbahan. At dahil doon sa eagerness ko, yung kagustuhan ko din, na yun nga, magbago, pinili kong umanib sa kanilang sekta. Yun yung tinatawag na born again. So ganun nung nangyari sa akin. Hindi ako biglang nangaral. Inaral ko din. At that time, yun yung alam ko na katotohanan. So yun ang past life. Yun yung si Pastor Neil Bano before. Yung kapatid ko din, nauna sa akin nag-Islam yun eh. Sabi niya sa akin eh, yung galing mo, yung talino mo, sana magamit ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun ang sabi niya sa akin eh. Gusto ko may bigay din sa iyo yung tawfik ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Is yun yung patnubay na tinatawag. Sabi ko, itaga mo sa bato, hindi ako magmumuslim. Yun ang binitawan ko sa kanya. Then, nung umalis siya, binigyan niya ako ng Quran. And then, yung Muslim-Christian dialogue. So, binasa ko. Tiningnan ko kagad, may mga verses kasi sa Bible na nandun. May mga teksto sa Bible na nandun. Na nagpapatunay na ang Biblia ay minanipula na ng tao. Hindi masasabi na ito'y salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos hindi nagkakamali, hindi siya nagsisisi. Ang Diyos hindi natutulog sa Bible, nakalagay natulog, nagpahinga. So, Bible at saka yung ano na, yung sinasabi ng contradiction sa Bible. Doon nagkaroon na ng ano, na shake na ng konti yung ano, pero hindi pa rin yun yung nag-ano sa akin na yakapin ko ang Islam. Sabi ng Diyos sa Biblia, hindi siya naglalata, hindi siya nababagutan. Nung pumunta kasi ako doon sa radio program ni Ustad Barcelon, nung first meeting namin, nandun ako para questionin ko din siya. Parang gusto kong sabihin sa kanya, bakit po ninyo niyakap ang Islam? Samantalang napakataas yung katungkulan nyo sa pastoral. So sabi niya sa akin noon, maganda at pumunta ka rito. So binigyan niya ako ng mga babasahin noon, time. Hindi pa niya ako pinagsyahada. Aralin mo muna ng mabuti. Inaral ko kung ano yung katwiran, kung ano yung foundation, ano yung basihan ng pananampalatayang Islam. Talagang mula sa aking puso, yung pag-aaral. So, nung next na punta ko, nung sabihin ni Ustad Barcelon, nung time na yakapin ko na yung Islam, nag-decide talaga ako, shahada ako, convinced na ako na yung pananampalatayang Islam, yun yung hinahanap kong religion. Righteous is he. Natutuwa ko, unang-una, maumpisan ko na yung tamang pagsamba. Nangihinayang ako, mawawalan ako ng pera. Kasi, tinakwil na ako ng mama ko eh. Kumbaga, hindi naman tinakwil, pero kagaya ng kapatid ko, pinabayaan. So, pinutol lahat yung aming mga, kasi may mga binibigay sa amin. Yung pension ng daddy ko, dinidivide sa siyam kami, magkakapatid. Nawala din ako ng service. So, maraming nawala sa akin. Walang-wala as in. Damit ko lang ang dinala ko kasi ayoko na masabi ng nanay ko, sa akin galing yan. Dati, isa ako sa mga nagdi-discriminate sa mga Muslim. Ngayon, ako na yung kasali na ako dun sa dinidiscriminate. So, pag may nilalapitan akong kaibigan, mga dating membro, talagang pinapakita ko na hindi ko kinakaya na nag-Muslim ako. Para sa akin ngayon, ang kaibigan talaga, kung ba through ups and downs eh. Kagaya ngayon, hindi ko naman kamag-anak ang mga Muslim na mga brother na nandito, pero kung ano yung meron sila, sinishare nila sa amin ng mga balik Islam. Devout is he,
who supplicates to Allah intensively. Sa mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang masasabi ko po ay magkaroon tayo ng tunay na takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at tunay na sumunod tayo sa pamamaraan ng kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito sa ating dito sa mundo yung ating buhay ay parang pagdumaraan lang. Huwag nating sayangin yung pagkakataon. Ibigay natin habang tayo ay may kalusugan pa, hindi lang yung pagdarasal, kundi yung pagtanggal mo ng mga tinik sa dinaraanan ngayong ng yung kapatid para ito hindi matisod. Isang klase ng pagsamba. Ang yung pamamahinga ay isang klase ng pagsamba. So, lahat ng klaseng pagsamba ay ibigay natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. God fearing is his, who contemplates death early, who starts as he sees his demise, and tears fall over wasted sacrifice.